Brooklyn Nets mga idol, nag-improve nga na naman ngayong off-season. Sinay na nga nila ang veteranong si Markieff Morris sa 1-year deal matapos nga yan ang kanilang pag-uusap mga idol kahapon. At mga idol, syempre napaliwanag na natin kung ano ang maidadala ni Morris sa team ng Brooklyn Nets sa nakaraang video natin. At ngayon nga ay tingnan natin ang stats na itinala neto ni Morris last season para sa team ng Miami Heat. 7.6 points per game, 2.6 rebound, 1.4 assists, at most importantly, 33% ang kanyang percentage sa kanyang mga 3-pointer, which is very crucial at important para sa team ng Brooklyn Nets dahil alam naman natin na ang kanilang superstar ay kinakailangan nga ng spacing para nga talaga maging sobrang effective si KD at si Kyrie. Kaya nga good addition itong si Morris para sa team ng Brooklyn. At ngayon mga idol ay pag-usapan naman natin kung bakit nga tumanggi ang team ng Utah Jazz sa offer nga ng Knicks. Dahil alam nyo ba, in-offer nga nila si RJ Barrett at dalawang unprotected first round picks para kay Donovan Mitchell. At mga idol, parang very disrespectful nga itong in-offer ng team ng Knicks. Alam naman natin na gusto nga ng Jazz ng halos 5 to 6 first round pick tapos dalawa lang yung i-offer ng team ng New York. Para bang nangaasar nga sila mga idol, parang gusto nila ng 90% discount para nga kay Donovan Mitchell na for sure na hindi gagawin na itong team ng Utah Jazz. Kaya nga ngayon mga idol, ang parang malinaw na lamang na paraan para nga matuloy ang trade na ito ay maging 3-team trade ito kung saan magbibigay din ang isang team ng picks sa team ng Jazz. Pero anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin ang plano ng Lakers owner dito nga sa future ni LeBron James sa Los Angeles Lakers. Sabi niya is a priority to the Laker brand that he retire a Laker. We'll probably enjoy watching him as he approaches becoming the all-time leading scorer in history. Gusto ni Jeannie Bass na itong si LeBron ay magretiro bilang isang player ng Los Angeles Lakers na siguradong lahat, buong Lakers fans, Lakers Nation ay gusto rin. Ang tanong, gusto ba yan ni LeBron James? Masasatisfy ba si LeBron sa mga move na itong team ng Lakers para nga patuloy siyang makapag-compete sa championship? Or baka naman ma-frustrate itong si LeBron James mga idol dahil hindi nga siya mabigyan ng championship contending team nila Rob Pelinka? Kaya nga kung gusto ni Jeannie Bass na mangyari nga itong kanyang plano para nga dito kay LeBron, ay kinakailangan mag-all-in na sila. Kung kinakailangan na i-trade yung kanilang dalawang future first round pick para nga i-improve ang team at bigyan ng mas mataas na chance si LeBron na manalo ng kampiyonato, ay dapat gawin na nga nila yon at huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Mahirap naman mangyari mga idol na meron nga silang 2027 at 2029 first round pick kaso wala naman si LeBron James sa kanilang roster. So ano bang mas bibiliin nyo doon mga idol? May future first round pick ka, wala si LeBron? Or wala ka ngang mga future first round pick pero nasa iyo si LeBron James at kayo ay title contender? So sana nga maging matalino itong ang si Rob Pelinka at Jeannie Bass.